What's up guys? So sa vlog na ito, ipapakita ko sa inyo kung ano yung tingin kong pinakamagandang setup pag meron kang APS-C na camera. So sa vlog na ito, explain ko kung paano ko binuo yung ZV-E10 ko na setup at ano yung reason bakit ito yung mga napili ko. So kung naghahanap ka ngayon ng 4K na camera tsaka pang vlog talaga at hindi ganun kabigat tapos may quality pa, ito siguro ang pinakamaganda na setup. So ngayon talaga ginagamit ko to para makita nyo rin kung ano yung blur, kung ano yung quality niya, tsaka kung ano na rin yung sound quality niya, no? So ang unang pag-uusapan natin kung bakit ko napili yung ZV-E10 as my camera body. So napili ko yung ZV-E10 kasi medyo maliit siya dahil APS-C yung camera, tinatawag din nating crop sensor yung camera, mas madalas mas maliit siya na body compared naman dun sa mga full frame tulad na lang nito. So sa laki ng full frame, syempre yung hindi ka ganun ka-comfortable pagka nagva-vlog ka, no? Ganyan siya kalaki. Kung naglilibot-libot ako or nagta-travel ako, ginagamit ko yung ZV-E10. Ngayon, ang maganda dito sa camera body na to, meron siyang flip-out screen. So nakikita mo kung anong setting mo, kung naka-record ka ba. At saka nakikita mo rin kung ano nangyayari, kung okay ba yung tsura mo dun sa vlog mo. So napili ko rin to kasi ginawa talaga to para sa mga content creator or yung mga vloggers, no? Tsaka di hamak naman na mas magaan din talaga siya sa full frame. So makikita mo naman na sakto-sakto din yung dedicated buttons niya. Tsaka kung titignan mo sa harap niya, meron din siyang ilaw na kulay pula. Nakikita mo rin as confirmation kung naka press na ba yung record mo? Kasi ilang beses na nangyari sa akin na nagsasalita ako sa camera pero hindi pala ako nakarecord. So unang-una nakikita mo sa screen, nakikita mo rin sa body niya na nakarecord ka. Pangalawang rason dito, pag APS-C kasi or crop sensor camera, mas mura din talaga siya. Naapektahan nun yung budgeting mo lalong-lalo na sa lens kasi sa future kailangan mo rin bumili ng gusto mong mga lens. Ngayon yung APS-C, di hamak na mas mura talaga compared dun sa mga full frame. Tulad na nito, full frame to. So ang lens niya e full frame din. So almost times 3 yung ano niya, yung presyo niya compared dun sa APS-C or crop sensor camera na ginagamit natin yun. So ang pangalawang bumubuo sa kanya ay ang mic niya. Ito ang tinatawag na ECM-G1. So nabibili rin to sa Sony. Kaya ako napili tong mic na to kasi ang Sony cameras ay mayroong digital hot shoe. Ibig sabihin, hindi na kailangan ng wires pagka mga mic nila. Kaya itong mic na to, isang saksak lang dito sa taas. Hindi mo na kailangan ng wiring. So napakalinis ng finish niya. Hindi mo na kailangan siya tanggal-tanggalin kasi maliit lang din naman yung form ng mic. So ito yung sample ng vlogging at saka kung ano yung tunog ng mic. So naririnig nyo naman siguro kung ano yung quality niya, kung nagustuhan nyo or hindi. Ngayon naman inunan ko ng electric fan para ma-testing nyo lang kung gaano kaingay pagka merong nag-iingay dun sa tabi nyo. Syempre dahil yung mic nito meron siyang mini blimp, antay din yon sa mga parating na hangin. Hindi direkta tumatama yung hangin dun sa mic. Kaya nawawala yung tunog na yan. So ito yung tunog pagka nandyan yung electric fan sa gilid. Yan. So kamusta naman? Nagustuhan nyo yung tunog? Maganda naman tunog niya. Yan. Tapos dadaan tayo sa electric fan. Pag ganito. So yun yung tunog. So para sa akin, okay na okay na tong mic na to. Actually, trinay ko na siya. Tinest ko na dun sa mga high quality ko na mics. Tsaka mas malaki. Kaya nga lang problema lang dun, meron talaga siyang wire. Kaya eto, nilagay ko para mas maliit, mas malinis, mas maganda tignan yung camera mo. So ngayon pag-usapan naman natin kung ano yung lens na ginamit ko. So itong ginamit kong lens ay ang Samyang AF12mm F2.0. Pag bumibili kayo ng Samyang na 12mm, mag-iingat kayo kasi pag walang AF or autofocus, baka manual focus yung mabili nyo. Pagka-vlogging kasi kailangan mo talaga ng autofocus. So mahalaga na merong AF, yun yung check nyo pagka bumili kayo ng Samyang na lens. So ginamit ko yung Samyang na 12mm kasi sa vlogging kailangan mo talaga ng wide. Kasi namo gano'n nakalapit, as in nandito na literal yung kamay ko sa lens. Pero parang ang layo pa rin, ano? So 12mm to,
dahil crop sensor camera siya, kailangan mong i-times 1.5. So, nasa 18mm ang ano natin, tansya natin na range natin dito. So, hindi na masama kasi kung ako nagvlog ako madalas 17mm to 20mm acceptable yun. So, tamang-tama yung wideness. Yun nga lang dahil prime lens, so ibig sabihin iisa lang yung focal length niya, hindi mo siya mazo-zoom. Kaya ako din pinili yung prime lens dahil para din bawas timbang kasi mas maraming lens, mas maraming focal length, mas mataas din talaga yung timbang niya, no? So ito, napakaliit ng form niya. At dahil f2.0 siya, ang pinakamaganda dito ay yung blur niya. So titignan nyo, yung nasa likod ko, blurry siya, no, ng konti. So dahil f2 siya, malaki yung bukas ng aperture niya. Parang ang laki ng mata niya, para siyang mata ng owl. So ikita nyo naman dito sa record na to, ang linaw ng kahit gabi, kahit low light. Yan. So dito sa area na to, sobrang dilim. Pero parang ang liwanag pa rin. Yan. Yan yung funny yung mga ilaw. Ang dilim ito. Yan o. So guys, pag-usapan natin ngayon yung huling part ng setup ko na to. Ito ang Zion Crane M3. So imbis na mini tripod tulad na lang nito, pinili ko pa rin yung Zion Crane M3 kasi medyo nahinaan ako sa stabilization ng ZV-E10. Ngayon, para sa akin, perfect talaga sa ZV-E10 or ginawa talaga para sa ZV-E10 yung Crane M3. Mas maliit to compared sa ibang mga gimbal at napakaliit niya rin talaga. So pag nagvavlog ka, hindi siya ganun ka-shaky, no? Ganyan, naglalakad ka, tatalong-talong ka, ganyan ang itsura. Steady pa rin. So mahalaga yun, lalo na sa pagvavlog, para hindi na iirita yung mga viewer mo, no? So guys, hanggang dito na lang muna. Ilalagay ko rin dito sa screen kung magkano yung mga gastos ko. Sana nagustuhan niyo yung vlog na to at sana mag-subscribe kayo sa channel. Maraming salamat sa panonood at sa uulitin. Bye-bye!